Tinangkang umikot ng DRP Teres sa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal nitong Sabado ng umaga. Ngunit nang mamonitor ng mga Chinese vessel ang paggalaw ng DRP Teres sa Magbanwa, lalong dumami ang mga nakapalibot ditong barko ng China. Ang Chinese Coast Guard vessel 5205 na ito mula sa ibang lugar agad dumating sa Escoda. Sa video, makikitang nagsagawa ito ng dangerous maneuver laban sa PCG vessel na nagresulta sa direktang pagbangga nito sa port bow ng barko. Pagkalipas ng ilang minuto, umikot ang Chinese Coast Guard vessel at tinumbok ang starboard quarter ng barko ng Pilipinas. Sira ang plano nila. Muli itong umikot at bumalik at binangga naman ang port beam ng BRP Teres sa Magbanwa. It is important for us to take note that this ramming happened despite of our unprovoked action and presence in Escoda Shoal. The Philippine Coast Guard vessel did not provoke or did not do anything while we are loitering around Escoda Shoal, but the Chinese Coast Guard carried out dangerous maneuvers despite of being unprovoked. Next slide. Nagkaroon ng damage sa iba't ibang bahagi ng barko. Nagkaroon din ito ng butas. Pero wala pang pagtaya kung gaano kalaki ang nasira sa vessel. Maswerte namang walang nasaktan sa mga crew ng BRP Teres sa Magbanwa. Bago mag-alas 3 ng hapon, nag-angkla na ang BRP Teres sa Magbanwa sa Sabina Shoal. Ito na ang panglimang insidente ng panghaharas ng China sa bahagi ng Sabina Shoal simula noong August 19. Hindi naman aatras ang PCG vessel sa Sabina Shoal para bantayan ang galaw ng China sa lugar. This is the commitment of the commandant to the president that despite of the harassment, the bullying activities, and escalatory action of the Chinese Coast Guard, the Philippine Coast Guard vessel Teresa Magbanwa or any other replacement of the vessel, there will be no reason for us to withdraw our Coast Guard vessels there. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang National Maritime Council o NMC sa mga hakbang ng China. Well, the position of our government, especially the National Maritime Council, we take this serious concern. That's why through our commission department of foreign affairs, we have issued statements to the Chinese embassy and even to the embassy of the Philippines in Beijing, issuing our serious concern with this acts of the Chinese vessels. Samantala, sinisi naman ng China ang Pilipinas at sinabi nito na ang barko ng Pilipinas ang bumangga sa kanilang barko. Iginiit rin nito na alisin na ng Pilipinas ang BRP Teres sa Magbanwa doon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.